Hello mga loves! Another video na naman tayo sa ating sharing is caring experiment sa ating mga content creator, digital creator, o mga vlogger. Itong sa akin naman mga loves ay base lang po to sa aking experience sa aking sariling page. O ngayon, ang ating pag-uusapan ay mga hindi mamonetize. Yung ano naman mga loves, yung mga prohibited na videos or format ni Meta na hindi talaga yan mamonetize. Pag-usapan natin ang static videos. Itong static videos mga loves ay isa itong picture na nilagyan mo lang ng background music. Hindi talaga yan mamomonetize. Dahil walang motion po yan siya. Walang buhay. Parang ganun. So ang pangalawa natin mga loves ay ang static image polls. Yung na ang sample natin nito ay nangyayari to noong eleksyon, di ba? Maglagay ka lang ng isang picture tapos lagyan mo ng mga tao, mag-react ka. Pagpapiliin mo ang tao sa pag-react dahil engagement to eh, ini-engage mong tao sa pag-react ng isang picture na walang buhay pa rin. Ano lang, picture pa rin siya. Hindi po yan ma-monetize. Ang pangatlo naman mga loves ay ang slideshow of images. Diba may balibalita naman talaga na sabi nga, pwede na ma-upload natin yung ating mga photos or slideshow lang natin. Tapos ginawa natin ng kunting technique, lagyan natin ng music, tapos na-edit na siya as in reels. So, ganun, hindi po yan siya mamonetize. Kahit pa man sinabi yan at walang statement si Meta na pwede na siya mamonetize, hindi pa rin natin yan ilalagay dahil nasa prohibited format pa rin siya ni Meta, sa kategory pa rin niya na bawal siyang mamonetize or malagyan siya ng ads. No. So, ang pang-apat natin mga loves, yung looping videos. Yung looping videos mga loves, ito yung mga GIF, yung like for example, isang bird na GIF na ipahabain mo lang yan siya, i-copy-paste mo lang siya para humaba yung video mo at saka umabot siya ng 15 minutes, o ayan, reels na siya. Ganon ang looping videos. Hindi rin siya mamonetize. Yun yung pang-apat na bawal. Hindi. Ang pang-lima, ang text montage. Ang text montage naman mga loves, yung mga quotes or isang pictures, tapos nilagyan mo siya ng mga text messages dyan, tapos nilagyan mo lang ng kunting kaartihan, tapos nilagyan mo ng music, nagiging reels na siya. Kapag ganyan mga loves, hindi pa rin siya mamonetize, hindi siya kasali, dahil sabi ko nga, nasa category pa rin siya ng prohibited formats ni Meta. Pero kung bago natin tutunghayin yung pang last na prohibited formats, sasabihin ko po sa inyo, kapag ang inyong profile or pages, wala kayong balak na mamonetize, pwede naman kahit ano i-upload nyo dyan, i-upload. Pero kung kayo ay nangangarap na mamonetize sa ads on reels, marami tayong mga bagay na iiwasan. Tulad nga nitong aking nabanggit. So ang panghuli natin mga loves, yung embedded ads. Yung mga ads na lumabas na sa video, tapos ginrap mo yon at ginawa mong videos, bawal na bawal yon. So, ayon ang ating mga bawal na mamonetize. Yun yung ating topic today. Thank you for watching, mga loves. Kung hindi ka pa nakafollow sa akin, please follow me. See you in my next tutorial or experiment. Bye-bye!